Hello everyone, it's a good day to all of you. At meron naman tayong bagong vlog ngayon na paano gamitin ang Big Reveal sa 40 Mio. Usually yan, nakikita nyo po sa video natin. Alam nyo naman po paano natin nilalagay yung Big Reveal at paano kunin na yung top dead center. Usually, alam na natin lahat yan, di ba guys, na paano yung mga stopper yan dyan sa piston natin, paano kunin yung top dead center, at paano ilagay yung ating degree wheel sa makina. Ayan, tuturuan namin ulit kayo kung paano kunin yung top dead center, at huwag nyo muna masyadong pansinin ang ating mga tao na nasa video. Ayan, kamukha yan nasa video na yan, kailangan may stopper ang piston natin para makuha natin yung computation ng angle ng top dead center. Ayan. Yan po si Jesus J.R. Gonzalez, na isa sa mga mekaniko ko dito sa MWR Moto Shop. Ayan. Na-adjust na niya yung degree wheel. Kasi pagkuha ng top dead center, dapat naka-stopper yung piston. Tapos, kukunin mo yung left and right na computation, dapat maging pareho yung numero. Yan. Kinukuha na ni Jesus yung number. Este ni JR. Jesus at saka JR, isa lang po yan. Yan. Kinukuha po yung bilang niya. Dapat pares po yung number ng left rotation at right rotation para makuha yung top dead center. Yan. Inuulit ko po, kailangan po parehas po yung bilang dun sa stopper sa left and right rotation. Ibig sabihin po nun, equal po siya. Pag dinivide mo po sa 2 yun, magiging po siyang equal. Ayan, tinignan na po ni JR yung numero. At nilalock na po ng konti yung degree wheel. Pag nakuha na po yung degree, eh, alam nyo na. Top dead center na yun. Dapat same ang numero nila. Yan po yung pag-stopper ng piston doon sa pagkuha ng top dead center. Dino-double check po ni JR yung kanyang stopper para makita din po sa ibang angle. Kasi sa amin po, na-adjust po namin yung stopper. Minsan po kasi naluluwag, kaya dino-double check yan. Pwede namin na ibahin yung pagkapindot ng stopper doon sa piston. Basta equal po yung rotation ng left and right para makuha po yung parehas na numero at makuha yung top dead center ng paggamit ng degree wheel. Yan. Yan, no? Dino-double check na ni JR. No? Makikita po natin dyan. No? Yan, no? Pag yan, no? 30 yung number sa left and right. Yan po. Top dead center na yan. Kahit tanggalin nyo na po yung stopper po dun sa piston, automatic po, pag in-equal nyo po, parehas po siya na numero, eh, top dead center po yan, kahit i-double check po ninyo. Tingnan nyo po sa video natin, ipapakita sa inyo, top dead center. At makikita nyo din po dyan. Yan, yung kamuha po yan, top dead center. Automatic po, top dead center, basta parehas po yung rotation number left and right. Alright, ayan po. Papakita po ni JR. Ibigyan niya po ng stopper. Ulitin niya po para pakita sa video natin. Ayan po. Nasa 31 po. Sa kabila rotation is 30. Ayan. Although 30 din pala yung kabila. Ayan po. Papakita sa atin. Ayan po. 30 din po. Alright. Basta parehas po yung rotation ng left and right number, ibig sabihin po, magiging top dead center yun kasi yun yung stopper po yung piston. Ayan. Ayan po. Top dead center. Ayan. Alright. Dadako na tayo sa paglalagay ng head at papakita natin paano ilagay yung dial indicator kung saan nakatugma yung kung saan tatama yung pinaka pin
nung dial indicator kung saan siya tamang nakalagay. Papakita natin ngayon sa video na to. At manood muna kayo paano ilagay yung cylinder head at bibigyan tayo ng tips paano ilagay yung cam gear. Ayan, nasa video natin. At mga tamang paggamit ng tool. Ayan. Alright, ayan po, papakita na gumagamit po siya ng tamang paghigpit ng cylinder bolt. Ayan, gumagamit po kami ng torque wrench. Usually sa torque wrench po kasi, ang depende po sa torque wrench yan eh. Minsan may China, at least po meron po kayong mga torque wrench sa so, mga pantay-pantay po yung kanyang paghigpit. Yan ang mukha po ng gamit namin na ganyan, Taiwan po yan. Ang nilalagay po namin sa Sporty is minsan 35 to 40. Depende po yan. Kunyari, sa mga ganito pang araw-araw, eh, 35 lang po ang aming nilalagay. Pero depende po yan kasi malalaman nyo naman. Meron po kasi mga urig na torque wrench eh. Minsan, naggagamit lang po sila, 30, 25. Depende po sa inyo. Depende po sa gusto nyo ilagay. Para po at least pantay-pantay po yung kanyang cylinder bolt. Iwas din po singaw. Canada. Mukbang-mukbang! Ayan po si Jolax Tagawang. Sawadikap! Yan. Dapat po alam din kung ano yung tamang higit. Meron pong ano yan. Gigs. Shoutout from Mindanao! Shoutout sa inyong lahat! Shoutout! Lichon! Sok! Lichon! Everday! Shoutout sa'yo, Lichon, from 5J Mototrust ng Borongan Eastern Summer. Yan po, gagamit po tayo ng pang-tune-up sa tapet clearance. Usually po, yung mga cam na re-release natin ngayon, 2023 na darating na taon, is bibigyan na natin po sila ng cam card para meron ng basihan yung mga bibili ng cam. Alright. Gumamit po tayo ng proper tools. Yan, filler gauge po. Usually sa mga cam card po, bibigyan na namin sila ng clearance para di na po kayo maligaw. Yan. Alright. Sino po sa paa? Good luck po sa palaro mo, Papa Rex. Yan po, nagpipiller gauge tayo. Usually dun sa 7.6 po natin na full race na cam. Yan ang laging mabenta sa amin kasi nga napakaganda po ng RPM niyan at fit po halos sa mga big bulb. Yan, pinipiller gauge po ni Jesus ng 005 sa intake at 006 sa exhaust. Piller gauge po na standard ang gamit natin. Yan, nilalagay na po ni JR yung kanyang filler gauge. At yan po, sa video natin ngayon naman, nilalagay na po yung dial indicator. Yan po, ang tamang paglagay po ng dial indicator pin ay dapat nakatama po dun sa retainers ng bawat barbula. At yung tayo po at ang angle po mismo ng dial indicator dapat po nakatama po dun mismo sa tamang angle po ng barbula din. Yan o. Nakatama po sa mismong retainers. At dapat po isisiro din po yung dial gauge tuwing nakatama na din po sa top dead center yung degree wheel. Yan po, na-adjust na po ni JR yung dial indicator. At dapat po may konting play po siya kahit mga konting-konti lang po. At least po, makikita nyo po yung play na mismo dial indicator. Yan, no? Binibigyan po ng clearance si JR yung pin at yung dial indicator. Ganyan po yung
tamang paglagay po ng dial indicator, makita niyo po sa ating video. Alright. Yan, ina-adjust po ni JR. Bigyan po namin kayo ng tips dyan sa mga pagbubuo ng makina. Dapat po, tama po yung laging mga pagsukat kasi napakaganda po ng resulta pag ang lahat po ng mga mekaniko natin ay gumagamit ng mga proper tools. Yung iba po, sinasabihan nila na kahit di na po daw kailangan ng ganyan na degree wheel kasi nga, may experience na sila. Oo, tama po yun. Kasi usually po, di naman po talaga to kailangan kung tutuusin eh. Pero, as a builder po, lagi po dapat meron kang references sa mga bawat pagbubuo mo ng makina. Di ba po? Kamukha ng pagbubuo po ng mga makina ng mga bago. Lahat po yan, isa po ang sukat. Ibig sabihin po, pag nakapagpatulin ka ng makina, pwede mo po siyang pagsunod-sunod rin o pwede mo siyang gayahin dahil meron na po kayong reference o naka-note po lahat yung mga setup ng isang makina, pwede nyo pong gawin sa susunod na isang makina. Dahil po, minsan po, nasasabi po ng iba, yung degree wheel daw, hindi naman po talaga daw nakakalakas. Tama naman po. Eh kaya lang po, ang sa atin naman po sa degree wheel is maisukat mo ang tama ang makina mo at alam mo kung paano mo siya nabuo. Yun po ang tamang purpose po nung degree wheel. Yan. Tinitingnan niyo po si JR. Kinukuha niya po yung ikot ng dial gauge. Inuulit ko po, ang pagkuha po sa dial gauge natin dahil Japan po, Japan technology po ang ating mga makina at 1 po at 1mm po ang gamit natin. Yan. Makita nyo po sa video, kailangan po pag nagdi-degree tayo, magno-note po tayo. Sa tamang pagkuha po ng center lobes ng dalawang cam, pwede nyo pong kunin yung intake, closing at exhaust opening ng parehas na numero kung naka-adjustable timing gear po kayo. Pag yun po, napagtugman nyo po ng parehas na numero o pareho na numero, ibig sabihin po nun, nasa gitna na po tayo ng dalawang lobes. Doon nyo po malalaman, i-note nyo po lahat ng opening ng bawat bulb. Opening, closing ng intake at ang exhaust. Tapos, i-compute nyo po siya. Mamaya, papakita po namin sa inyo paano i-compute ng tama yung mga numero na lalabas dyan sa degree wheel. Ayan, kinukuha na po ni JR yung opening at closing ng bawat cam lobes. Yan po, ino-note na po ni JR ang bawat pagbasa ng dial gauge sa kanyang degree wheel para ino-note niya po doon sa sinusulat niya. Ayan po, lumabas na numero. Yan, kocompute po natin yan at papakita natin sa inyo. Yan. Kamukha po niyan, yun sa intake. Yan po, opening at closing. Impa-plus po natin yan ng 180. Bakit po 180? Kasi 360 po yung degree wheel. Divide mo po sa 2. Kaya ang labas na duration yan is 274. Ang intake duration po is 274. Yan po. Ipa-plus nyo po yung opening, closing at 180. Yan. Ulitin niya po. Nasa exhaust naman tayo. Plus 180. Yan. 275 po
ang exhaust duration. Ang tama pong pagkuha ng total duration, ipa-plus mo po yung 274 at 275. Ipa-plus mo po siya at yung resulta, i-divided by mo po sa 2. Yan, yan ang lalabas na total duration. Yan, pa-plus muna natin. Ang dalawa, intake at exhaust duration, tapos di-divided by nyo po ng 2. Yan. Yan po ang lalabas na total duration ng 2 lobes. Yan, 274.5. Yan. Total duration. Yan po ang tamang method po at pa-computation ng bawat duration. Yan. Ang overlap po, yun ang makukuha po natin, yung opening ng intake at closing ng exhaust. Yan po, laging gino-compute sa overlap. Plus nyo po yung dalawa. Yan po. Ang lalabas po na overlap computation is 'yung opening, intake, at closing ng exhaust. Yan. Pagkuha naman po ng LSA, kamukha niyan, intake po. Ang intake is 274. Yan. Tapos po, divided by po natin ng 2. Tapos, ima-minus po natin yung opening po ng intake. Yan. Overlap po kasi ang kino-compute dyan. Ayan, ma-minus po natin. Ang lumabas na LSA is 110.5 sa intake. Ayan. O, tapos, sa exhaust naman tayo, LSA 275. Kukompute na naman po natin sa closing ng exhaust. Ayan. Divided by po natin ng 2. Equals. Tapos, ma-minus po natin yung 27 sa overlap ng exhaust. Yan, lalabas po, 110.05. Yan, 110.5. Ang pagkuha po ng total LSA po, lobe separation angle, pa-plus nyo po yung dalawa, intake exhaust, same na po ng duration. Yan, i-divide nyo po ng 2. Yan po ang lalabas. Ibig sabihin po, pag ganyan po ang numero ng ating LSA, ibig sabihin nasa tamang timing po yung cam. 0-0 po niyan siya, ibig sabihin. Kahit po na 7.6 po yung cam natin at hindi po magkamukha ng lift yung cam natin, na ibabalik po natin sa tamang timing po yung cam natin. Kahit iba po duration, iba po yung lift, iba po yung total valve lift, nababalik po natin sa stock timing center line ng camshaft o ang buong makina natin. Yan po ang tamang pagkuha ng degree wheel sa Sporty. Sana po nag-enjoy po kayo at magabila po kayo ng mga camshafts ng MWR. Please subscribe na din po at share our video para marami po pong matutunan ng ibang tao.